Maaga pa lamang ay nagkakapina si Kanole sa harapan ng kanyang kubo habang kausap nito ang kanyang alagang kapre na naninirahan sa kanyang bakuran nang biglang, "Bossing! Oh, ikaw pala, ang aga mo! Anong atin? Sulat? Na naman? Kanino galing? Sa akin." "Oo nga, eh sino nagpadala?" "Sa akin nga, bossing." "O teka, ba't ganyan ng mukha mo? Anong nangyari sa'yo?" Paki-basa na lang, bossing." Sinulatan pa siya ng mensahero na mismo sa kanya nang galing, nakasaad sa sulat na mukhang panahon na para siya naman ang lumapit kay Kanole dahil siya ay merong mabigat na problema. "Tignan mo nga naman, oh. Magkausap na lang tayo, nagbigay ka pa ng sulat. Teka, na paano ba yung anak mo?" "Bossing, kasi madami na kaming nilapitan ng mga doktor. Sa totoo lang, di naman ako naniniwala sa mga katulad nyo eh. Pero napapansin ko kasi, sa tuwing magpapadala ako rito ng sulat, eh palagi na lang galing sa mga albularyo, humihingi sa iyo ng tulong, ganun. Eh, bossing, baka naman pwede mo kong tulungan. Kasi yung anak ko!" "Teka nga, huwag ka nga umiyak dito. Ay aga-aga eh. Magkape ka muna." "Sige, bossing. Salamat." Halo ang luha, laway at sipon ng mensahero habang kausap ito ni Kanole. "Eh, bakit ba? Ano ba kasing nangyari?" "Bossing, sipin mo. Ganito na lang ang trabaho ko. Eh, nakuha pa kaming kainggitan. Sabi nga ng mga kapitbahay ko, maganda naman daw ang klase ng buhay ko. Merong regular na trabaho. Tapos, kinainggitan pa ng mga, ewan ko ba, bakit ganyan ang ugali ng mga tao sa amin. Bossing, tulungan mo kami, bossing. Yung anak ko! Yung anak ko!" "Tahan na. Iyakin mo naman." "Eh, paano ba naman, bossing? Yung anak ko, nag-aaral pa lamang ng elementarya. Batang-bata pa, bay. Hindi na may panong... Ewan ko kung sino siya, bossing. Hindi ko siya kilala." Nakuha namang biruin ni Kanole ang mensahero nang dahil dito mas lalo itong nag-iiyak sa kanyang harapan. "Nako, ngayon na ba? Hindi ako pwede eh. May pupuntahan akong inuman eh. Pwede bang sa isang buwan na lang?" "Bossing, nagmamakaawa ako sa iyo, bossing." "Hindi, biro lang. O tara, magkape ka na at pagkatapos nito, pupunta tayo sa inyo. Yung bisikleta mo, iwan mo na yan dito ha. Tapos sakyan na lang natin tong motor ko." "Aling motor? Yung nakaparada dun sa barangay?" "Oo." "Oh. Nako, eh mukhang mas matanda pa sa'yo yun, bossing." "Hindi, basta maniwala ka sa akin, makakarating tayo ng mabilisan." "Eh, sige, bossing. Sabi mo yan, pagagalingin mo yung anak ko, bossing, ha?" "Oo, akong bahala." Sa kaparehas na araw ay nagtungo sila sa bahay ng mensahero. Pagpasok pa lamang ni Kanole sa loob ng kanilang bakuran, mababakas mong halatang may kalungkutan. "Tao po." "Magandang araw ho. Nandito ho ba yung batang may sakit?" Oho. Sino po kayo?" Pinapunta po ako dito ng asawa nyo, yung mensahero. Eh, nandun siya sa may tindahan. Sabi niya, mauna na daw ako." "Sige po, pasok po kayo." "Salamat." Nang makita si Kanole ng batang kinukulam, bigla itong nagwala sa harapan ni Kanole at gusto siyang saktan. "Hehe! Hay! Anong ginagawa mo dito, ha?" Wika ng bata na tila ba sinasapian. "Hayaan nyo lang po, huwag nyong pigilan. Baka kayo ang saktan yan.
wika ni Kanole sa asawa ng mensahero. Maya-maya pa, yung mensahero ay dumating na. Nang makita niya ang kanyang anak ay bigla na lamang itong napaiyak dahil awang-awa na siya sa sitwasyon ng kanyang anak. Bossing, siya yung anak ko, Bossing. Oo, nananakit pala yung anak mo. Oo, Bossing eh. Anak, nandito na yung magpapagaling sa'yo. Anak! Ikaw naman, dapat ipinapakita mong matatag ka. Hindi yung pinapakita mong iyakin ka. Mahina ka. Alam mo bang gustong gusto yan ng mga gumagawa sa anak mo? Kasi alam nila wala kang kalaban-laban at wala kang kayang gawin. Ganun ba yan? Oo, ganun yun. Di ba, misis? Eh, sir, sinasabi ko nga po sa kanya na maging matatag. Ipakita po na maging tunay na ama, maging lalaki. Ganun po ba? O, kita mo. Pati yung asawa mo, alam yung sinasabi ko. Habang sila'y nag-uusap, yung bata ay bigla na lamang nanahimik. Pagkatapos nun, bigla na lamang, at tumawag ka pa talaga ng walang kwentang albularyo. Wika nung bata at biglang nagbago ang tinig nito. Anong sabi mo? Walang kwentang albularyo. Tama ba yung nadinig ko? Tama. Walang sinumang albularyo ang pwedeng pumatay sa akin. Sa tanda kong ito, hindi ko na mabilang sa aking mga kamay kung ilan na ba ang aking napatay. Gusto mong sumunod? Ah, sa pagkawari ko, isa kang matandang babae. At kung hindi ako nagkakamali, bahay mo yun, ano? Alin? Ayun, no? Hindi akin yun. Hindi! Anong hindi? Bago ako makarating sa bahay nila, napadaan ako sa bahay mo at nakatingin ka pa sa akin. Uy, kung inaakala mong mahina ako dahil hindi kita masyadong tinitigan kanina, pwes diyan ka nagkakamali. Nanang, dahil matanda ka na, meron lang akong maikling katanungan. Ano ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito? Simple lang. Simple lang. Naiinggit ako. Ah! Inggit! Inggit pala tawag doon. E nanang, ano namang dapat mong kainggitan? Una sa lahat, matanda ka na. Malapit ka ng pakinabangan ng lupa pero bakit naiinggit ka pa? Dahil maganda ang kanyang hanap buhay. Samantalang ako, yung mga anak ko hindi man lang ako mabigyan ng kahit na kaunting pangpagkain. Eh kung ganun, yung anak mo may problema. Bakit ba naman kasi yung nananahimik na pamilya ay ginugulo mo, nanang? Bakit? Naiinggit nga ako. Bakit ba natin pinag-uusapan yan? Ang gusto kong mangyari, bigyan niya ko ng makakain araw-araw. Eh, ganun naman pala eh. Walang problema. Ano, tapos na? Tapos na ba, Bossing? Oo, nanang. Eh, total diba, tagadong ka lang naman sa kabila. Pwede bang magtungo ka dito? Kakausapin kita. Sige. Maya-maya pa ay nagtungo nga sa kanilang bahay ang matandang mangkukulam. Kumpirmadong kapitbahay lang ito ng mensahero. Nandito na ako. Sana'y patawarin niyo ko sa nagawa ko sa inyong anak. Nanang, magkapitbahay lang po tayo. Bakit nagawa niyo pa yung ganyan sa amin? Patawarin niyo ko, naiinggit lang kasi ako sa inyo eh. Sa tuwing dadaan na lang ako dito katanghalian, nandyan kayo sa ilalim ng punong mangga at kumakain. Ni hindi nyo man lang ako maalok. Masakit sa kalooban ko yun. Pero kahit nananang, pwede ka naman manghingi eh. E ano bang mali namin kung hindi ka pa kumakain, di ba? Patawad. Ayos lang po yun. Ang importante sa amin, pagagalingin nyo ang anak namin, di ba? Oo naman. Hindi nagtagal si Kanole sa lugar na yun
at siya'y nagpaalam na. Umaasa siyang nagkasundo na sila ng mangkukulam. Kinagabihan, patulog na si Kanole nang biglang, "Bossing! Boss!" "Oh, andito na naman yung taong yun. Kala ko ba naman ayos na sila? Ay nako." "Boss! Ano? Bakit?" Boss, pwede bang tara sa bahay? Makikiabala lang uli." "Bakit? Eh di ba nagkaayos na kayo ng kapitbahay mong mangkukulam?" "Eh boss, sabi niya tinanggal niya na yung ginagawa niya sa anak ko eh. Pero iba eh. Iba yung nangyayari ngayon boss. Tapos sabi nung matanda may nakikisawsaw daw. Eh hindi ko naman alam kung sino ba'y sinasabi niyang nakikisawsaw. Hindi naman niya mabanggit bossing. Sige na, parang awa mo na boss." "Bahala ka dyan, naantok na ako." "Boss! Bossing!" "Huwag mo akong ugain, ito naman babangon na nga eh." Muling nagtungo doon si Kanole. Doon pa lamang sa labas ng bakuran nila ay dinig na dinig ni Kanole at ng mensahero yung malakas na pagsigaw ng bata pati na rin ang nanay noon. Yung matandang mangkukulam ay naroroon din at pilit nitong pinapakalma ang bata na sinasapian pala ng isang demonyo. "Oh, anong nangyari? Akala ko ayos na." "Hindi ko mapigilan, Nole. Yung nakisyaw-syaw. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya pero hindi ko siya mapalayas." "At paano mo ako mapapalayas? Ha, tanda? Baka nakakalimutan mo. Sunod-sunuran ka lang din sa akin." "Binali mo ang ating usapan. Nakipagkasunduan ka sa isang albularyo. Ngayon, tignan natin ang gagawin ko." Ang bata ay bigla na lamang tumayo. Kung kanina ito ay nakabigkis ng lubid, maniwala kayo o hindi, yung bata ay parabang may patalim sa kamay at bigla na lamang naputol ang patalim. "Hindi to pwede. Hindi basta ang nakasapi sa bata. Hoy ikaw, kung sino ka man, pwede bang iwanan mo ang bata? Harapin mo ko." "Matapang, matipuno, buo ang loob. Kilala kita." "Eh ganun naman pala eh. Kilala mo pala ako pero ayaw mo pa ring tigilan ng bata. Gusto mo bang magmakaawa pa ako sa harapan mo? Lumuhod, umiyak, para lang tigilan mo ang kawawang bata na walang kamuwang-muwang." "Sa palagay mo, Nole, sa palagay mo, magagawa ko ito kung hindi dahil dyan sa katabi mo?" "Oo, alam ko. Huwag mo na siyang idamay pa." "Ay! Mahina pala ang ulo mo. Mahina!" Sa mga punto ng sinasabi ng nakasapi sa bata, naiintindihan na ni Kanole ang lahat. At ang matandang kanyang katabi ay bigla na lamang dumistansya, tapos ngumingiti ito ng palihim. Akala naman ng matandang yun ay hindi nalalaman ni Kanole yung mga ngiti niyang ganon. Hanggang sa maya-maya pa, si Kanole ay nagsinde ng sigarilyo at inihip sa bata. Pagkatapos noon ay bigla itong nawalan ng malay. "Ano nangyari sa anak ko? Anak!" Wika ng tatay ng bata at sinabi naman ni Kanole na huwag siyang mag-alala dahil ang batang yun ay kanyang tinigalpo upang hindi na makakilos at makagalaw pa ang nakasapi sa kanya. "Ayos lang siya. Patawad. Nagkamali ako. Kasi akala ko ayos na ang lahat eh. Pero di pala. Nanang?" "Ano yun?" "Nanang, ang ganda-ganda ng usapan natin eh. Pero bakit? Huwag mo sabihing pinagbibintangan mo pa rin ako sa nangyayari sa bata." "Oo, tinutumbok ko na ikaw ang may kasalanan. Alam mo bang
30% lang ang paniniwala ko sa iyo ngayon na nakakampi ka sa amin. Nanang, nahuli ko na eh. Alam ko na ang ibig sabihin ng sinabi nun. Pagalingin mo ang bata. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang punot dulo kung bakit nangyari ang mga ganito. Meron ka pang hindi tinatanggal. Kaya yung nakikisawsaw, ayaw umalis. Ayaw umalis? Ibig sabihin ba nito, Kanole? Nandito pa rin? Wala na siya sa katawan ng anak mo. Pero tumingin ka sa labas. Pagtingin ng mensahero sa labas, ngayon pa lamang siya nakakita ng ganun, na tila ba binabalutan ng makapal na usok ang kanilang tahanan. Pero wala namang nagsisiga sa labas. Oo, huwag kang lalabas! Teka, bakit? Huwag kang lalabas. Baka malanghap mo yung usok. Mayayari ka. Dahil yan ay gawa ng isang demonyo. Dito ka lang. Sige. Napaka-utak pala ng albularyong ito. Nanang, binigyan na kita ng pagkakataon para magbago at para humaba pa ang buhay. Pero sa ipinakikita mo sa akin, mukhang pinamumukha mo lang na hindi ka na dapat pang buhayin. Anong gagawin mo? Papatayin mo ko? Sige, halika, lumapit ka sa akin. Lumapit ka! Matapos sabihin yon ng matanda, si Kanole ay lumapit dito. Pero hindi niya hinahawakan ang matanda. Ang nagiging panakot ng matanda kapag napatay siya ni Kanole sa loob ng bahay ng mensahero, siya ay makukulong. Nang dahil sa sinabing yon, maaaring magkatotoo ang kanyang sinasabi. Hanggang sa maya-maya pa yung matandang yon ay naglabas ng manika, tapos may hawak siyang karayom na panahi ng sako. Anong gagawin mo dyan? Wag! Sigaw ni Kanole, at nang tusukin ng matandang yon yung manika ay bigla na lamang Itay! Tumutusok sa tiyan ko, itay! Harap-harap ang pangungulam. Anong magagawa mo, manggagamot? Ano? Hindi baling makulong ako. Huwag lang mamatay yung bata. Napatingin sa kanya ang matandang mangkukulam. Batid nito na si Kanole ay agresibo na siya ay patayin. Lumapit sa kanya si Kanole sabay ihip ng dalawang beses. Maniwala kayo o hindi, biglang bumulagta ang matanda. Nawalan ito ng malay. Pagkatapos noon ay pilit nila itong dinadala sa labas at hinatid sa mismong bahay. Kanole, nandito na yung matanda. Anong gagawin natin? Hayaan mo siya dyan. Hindi ka na makakaalis dyan dahil igagapos kita ng aking kakayanan. Ano? Huwag ka na kasing magtanong. Maya-maya pa yung matanda ay nagising. Hindi ito makakilos na animoy may nakataling lubid sa kanyang katawan habang siya ay nakahiga sa kanyang kama. Inutusan ni Kanole ang mensahero na yung mga larawan ng batang nakadikit sa dingding ng bahay ng mangkukulam ay tanggalin. Marami silang nakita na mga larawan na nakasabit doon. May mga ekes na yung iba at nakilala pa ng mensahero yung isa. Ayon sa mensahero, yung isang may ekes dito walang iba kung hindi ang kanyang kapatid na dalagita. Napakasama mo pala, tanda. Dapat sa'yo, patayin na kita! Wika ng mensahero at agad niyang kinuha yung itak sa gilid. Akmang tatagain niya ang matanda pero pinigil siya ni Kanole. Wag. Di mo pwedeng gawin yan. Makukulong ka. Pwede natin siyang tanggalan ng buhay sa pamamaraan na alam ko. E di sana kanina pa. Doon sa pamamahay ko. Hindi pwede. Pag sa loob ng bahay mo nangyari yun, yari tayong dalawa. Ang dami niyong cheche-bureche. Kapag dumating ang aking kasangga ay yari na kayong dalawa. Yun ang akala mo. Hindi na siya makakabalik. Dahil tinaboy ko na siya kung saan siya nang galing. Tara na, umuwi na tayo. Pero teka, pababayaan ba natin ganyan ng matandang yan?
Hayaan mo kong dumiskarte. Halika na! Pagpunta nila sa bahay, ang bata ay walang damit. Makikita mo sa kanyang katawan yung napakaraming pagtusok nito. Naiwan ng matanda ang kanyang karayom at ang manika. Nang kunin naman ito ni Kanole, agad niya itong sinunog. Ang hirap naman ng sitwasyon mo. Talaga pong mahirap. Maya-maya pa, may mga taong nagdadatingan. At ayon sa mga taong yon, ang matandang kapitbahay ng mensahero ay kilalang mangkukulam. Sinabi pa nga ng isa na ang asawa noon ay biktima ng matanda. Alam na rin nila ang nangyayari sa loob ng bahay ng mensahero at yung isa nagsabing magdadala daw ng diesel at susunugin ng buhay yung matanda. Kapag ginawa nyo yan, tanggapin nyo na rin na makukulong kayo. Hayaan nyo ako. Huwag kayong makialam. Oo, alam kong nasaktan kayo sa nangyari. Pero maniwala kayo sa akin. Ako ang magbibigay ng hustisya kung ang husgado hindi tinatanggap yung mga ganitong klase ng statement para panagutin ng taong nagkasala, pwes ibahin nyo ko. Ako ang hahatol sa kanya. Muling pumasok si Kanole sa bahay. Hinawakan nito yung bata at dito niya nakita na talagang meron pang isang problema. Hindi lang ang matanda kung hindi pati ang nakikisawsaw. Maya-maya pa nag-alisan ang mga tao at bigla na lamang silang nagsigsisigawan. Dinig na dinig nila yung tila ba sila'y nasisiyahan sa kanilang nakikita at heto na nga, sinunog ng mga tao yung bahay ng mangkukulam. Wala nang nagawa si Kanole ng mga oras na yon. Nang dahil doon, ang tatrabahuhin na lang ni Kanole yung nakikisawsaw. Tignan mo, yung bahay. Nilalamon na ng apoy. Wika ni Kanole sa mensahero. Kanole, tignan mo yung korte ng apoy. Oo, kanina ko pa nakikita. Alam mo ba, yung ganyang klase ng senaryo eh, panalo pa rin yung nakikisawsaw. Yan ang hirap. Kapag nagpaloko ka sa mga ganyan, biktima ka na, talo ka pa. Malas ng matandang yun. Labas tayo sa nangyaring yan. Kung meron mang dapat makulong, eh sila yun, hindi tayo. Kanole, yung anak ko. Mabuti naman at bumalik ka na. Alam mo bang kanino ko pa inaantay yung pagbabalik mo? Nang dahil sa nandito ka na, mayayari ka na din ngayon. Hindi ka na dapat pang buhay pa. Ang ginawa ni Kanole ay tumawag ito ng isang invisible na gabay na ang tanging nakakakita lamang yung kalaban na nakasapi sa bata. Alam ang ibig sabihin noon ng nakasapi sa bata. Nang dahil dito agad niya itong sinalaksak sa kanyang lalamunan pababa papunta sa kanyang tiyan. Walang nakikita noon ang mensahero. Tanging silang dalawa lamang ni Kanole at ang kalaban ang nakakakita sa isang sandatang kanyang sinalaksak sa dibdib pababa sa kanyang tiyan. Huwag ka nang lumaban. Total marami ka nang pinatay. Yan ang nararapat sa'yo. Wika ni Kanole. Maya-maya pa ay tuluyan nang nawalan ng malay ang bata at ang tinangkapan noon ng kalaban na nakasapi ay tangayin ang wisyo ng bata. Mabuti na lamang at agad itong naintindihan ni Kanole nang dahil doon nabawi niya ang bata. Pagkatapos ng lahat ng yon, wala na ang mga tusok-tusok sa katawan ng bata at hindi nagtagal may mga dumating na bumbero at pulis. Arestado ang mga taong nang sunog sa bahay ng mangkukulam at narecover din ang kanyang katawan na sunog-sunog na. Halos buto na lamang ang naiwan. Labas tayo dyan, kaibigan. Hindi tayo ang pumatay sa matandang yon kaya't wala tayong pananagutan. Wika ni Kanole. Kanole, talaga nga palang napakabait nyo. Ano hubang
pwede kong maiganting tulong man lang sa inyo. Alam mo, hindi ako humihingi ng anumang bagay na kapalit o kahit naman pera. Kasi labag yan sa kautusan ng aking nalalaman na aral. Wala kang dapat na ibigay sa akin. Isang pagpapasalamat lamang na galing sa iyong puso ay masaya na ako. Kasi napapansin ko, palagi na lang gulay ang kinakain mo ron. Nabanggit mo pa nga sa akin minsan na kahit na gusto mong kumain ng karne pero wala kang pambili. Maaari bang yung isa kong baboy dito ibigay ko na lang sa'yo? Sige na, tanggapin mo. Ano kala mo sa akin? 10? 20? 30? Lalaki ng baboy mo, bibigay mo sa akin. Kung magbibigay ka, tama na yung kalahating kilo. Okay na yun. Yun tatanggapin ko, pero kung isang buong baboy, nako, mapapanis lang yan, sinasabi ko sa'yo. Sige, meron akong plano. Kanali, salamat nga pala. Yun! Yun ang gusto kong madinig sa'yo. Yung isang magandang pasasalamat. O di paano, alis na ako ha. Salamat ho. Sir, salamat po. Wala hong anuman. Importante, tapos na yung problema nyo sa mangkukulam na yun. Oy, mensahero, pwede bang kapag ka nagdadala ka doon sa akin ng sulat, kalabit lang, wag yung bossing, wag ganoon. Lalo pag natutulog ako, ha? Baka mamaya, mapagkama lang kitang kung ano, magulat ako, bigla kang tumilapon. Nako, boss naman. Wala namang ganyanan, boss. De, sinasabi ko lang yung totoo. Makalipas pa ang 2 araw, umahon sa kabundukan ang mensahero at kasama nito ang kanyang pamilya. May dala-dala silang isang cooler na may laman na mga matitigas na karne. Karne? Huwag mo sabihing kinarne mo yung baboy mo. Bilang pasasalamat, bossing. Alam ko namang hindi mo tatanggapin yung buo, kaya ito pinili ko yung purong laman para sa'yo. Hindi dahil sa'yo, baka napano na yung anak ko. Tignan mo nga naman tong taong to bilang pagpapagod sa pagpunta nyo rito. Makita mo naman yung bunga ng aking pananim ang yayabong. Bibigyan ko din kayo. Wow! Ang gaganda ng bunga! Oho, pananim ko po yan. Sige, itas po kayo. Namitas nga sila ng sili, ng kamatis, ng talong at madami pang iba. Di paano yan? Uwi nyo lahat yan. Hindi boss, iiwan namin iba rito, ang dami nito. Hindi, alam mo ba? Yung mga taong nang hihingi sa akin, kung ano yung pipitasin nila, kanila na yun. Hinding-hindi ko sila hinihingan ng kahit na anong bayad. Boss, mabigat to Huwag ka mag-alala. Yung isa kong wisyo ipapadala ko pababa para di ka mahirapan magbuhat. Wisyo? Hindi mo nga pala alam yun. Sige, ganito. Tutulungan na lang kita. Naintindihan mo? Sige boss, sige po. Mga kababayan, isa na namang magandang kwento na mula sa ating mensahero na makulit ang nagbahagi sa atin ng kwento. Ito po ay matagal nang nangyari. Mga kababayan, mag-abang pa po tayo ng kwento mamaya. At kung inyo pong pinagtatakahan kung bakit puro istorya ni Kanole ang aking inilalapag, ganito po yun, makinig po kayo. Dahil po si Kanole ay kalalabas lamang sa bilibid. Kami po ay nagkaroon ng kaunting utang sa kaibigang abogado ng abogado namin. Ngayon ang usapan namin ni Kanole, istorya niya muna ang ilalapag namin. Tapos ang kikitahin nun, yun po ang ipangbabayad namin sa aming nautangan. Sana po'y maliwanag po sa inyo ang lahat. Hanggang dito lang po at pakidalaw ang isa kong channel na Misteryo ng Bayan. Salamat po.